Mga kakusina, para sa ating recipe for today, meron lang tayo ditong saba. Ayan, so hindi natin to gagamitin. Kukuha lang tayo dito ng 4 na piraso. Tapos, babalatan lang natin to at hihiwain. Kapag nabalatan na natin yung 4 na pirasong saba, hihiwain lang natin to ng maliliit. Ayan, pero kung yung napili ninyo ay yung hinog na version na ng ating saba, pwede nyo na siyang hindi ihiwain, tapos diretso na lang natin siyang dudurugin. Yan, so hihiwain ko lang tong lahat mga kakusina. Ayan, so nahiwa ko ng lahat itong ating saba. Kapag nahiwa na natin to, ilalagay lang natin to in a separate mixing bowl para mas mabilis natin siyang madurog. So ayan, so ilalagay ko lang to dito lahat, tapos gagamit lang ako ng potato masher. Pero kung wala naman kayo nun, pwede kayong gumamit ng tinidor para mas mabilis nyong madurog yung inyong mga saba. Ayan, pero mas better din na hinog na saba na yung pipiliin ninyo, para hindi na kayo mahirapan pang magdurog ng ating saba. Ayan, so dudurugin ko lang tong lahat mga kakusina, tapos mag-start na tayo sa ating recipe for today. Kapag nadurog na natin yung ating saba mga kakusina, kapag ganito na yung kanyang consistency, pwede na natin tong itabi muna or iset aside and then i-ready naman natin yung iba pang mga ingredients. Para sa iba pang mga ingredients mga kakusina, meron lang tayo ditong 4 cups of water. Ilalagay ko lang to sa aking kaserola. Ayan, tapos hindi pa rin nakabukas yung apoy sa ating kalat. Ayan, after adding ng ating water, maglalagay na rin tayo dito ng 370 ml of evap milk. Kung wala namang available na evap milk, pwede kayong gumamit ng all-purpose cream o kaya naman ng fresh milk. Ayan, after adding ng ating evap milk, maglalagay naman tayo ng 390 grams of condensed milk. Ayan, so ilagay lang din natin to dito sa ating kaserola. Ayan, so after adding ng ating condensed milk pati yung ating evap milk, hahaluin lang muna natin to hanggang sa mag-combine na silang dalawa. After mixing, maglalagay na rin tayo dito ng 25 grams of unflavored gulaman. Ayan, so ilagay lang natin to dito tapos haluin lang din natin hanggang sa ma-dissolve yung inilagay nating unflavored gulaman. Ayan, this time, hindi pa rin nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag na-mix na nating maigi yung ating unflavored gulaman sa ating wet ingredients, pwede na rin nating ilagay dito paunti-unti yung nadurog natin or na-mash natin na saba. Ayan, so ilagay lang din natin to dito lahat mga kakusina. Ayan, so dahan-dahan lang para hindi nga tumalsek yung ating mga ingredients. Ayan. After adding lahat ng saba, mga kakusina, hahaluin lang natin itong maigi hanggang sa maging combined na sila lahat. Ayan, tapos unti-unti makikita ninyo na madidissolve na yung saba na inilagay natin dito sa ating wet ingredients. Ayan, so mix it well lang mga kakusina! Kapag na-mix na natin to, pwede na tayong maglagay dito ng vanilla extract. Tapos, para hindi rin plain yung color ng ating
recipe, maglalagay lang din ako dito ng konting yellow food color. Ayan, so adjust nyo na lang kung anong gusto ninyong kulay. Ayan, so after adding ng ating vanilla extract, pati ng ating food color, hahaluin ko lang to hanggang sa mag-combine na silang lahat. And then, pwede na nating buksan yung ating kalan in low-medium heat. Tapos, lulutuin lang natin to for 8 to 10 minutes habang continuous natin siyang hinahalo. Ayan, so habang niluluto natin to for 8 minutes, dapat continuous lang sa paghahalo para fully ma-absorb na ng ating wet ingredients yung flavor ng ating saba. Ayan, tapos unti-unti madidissolve na rin yung saba na inilagay natin dito. Ayan. So habang hinahalo ko to, mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. And kung meron ka rin Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto mo rin matuto or mag-share pa ng mga niluluto mo, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Hanapin mo lang yan sa ating Facebook page. Ayan, so lulutuin ko lang to mga kakusina for 8 minutes. After 8 minutes, okay na yung ating mixture. Ayan, so hinahalo ko lang siya pero naka-off na yung ating apoy sa ating kalan. Ayan, tapos mga kakusina, gagamit lang din ako dito ng 12 ounce cup. Ayan, tapos dito natin ilalagay yung ating mixture. Pero pwede nyo pa rin itong ilagay sa llanera. Maglagay lang kayo at least 1 cup ng mixture para mas marami kayong magawa at pwede nyo rin siyang maibenta. Tapos, kung yung plastic cups naman yung gagamitin ninyo na pangbenta, papalamigin nyo muna konti yung inyong mixture. Huwag nyo muna siya agad-agad direct isasalin dito sa ating baso. Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo mga kakusina kung paano ko isalin yung ating mga mixture. Tapos, pwede na natin tong i-enjoy. Ayan na mga kakusina! So, na-transfer ko na lahat yung ating mixture dito sa aking lagayan na 12 ounce. Tapos, hihintayin lang natin itong lumamig at mag-firm. After nitong lumamig, mga kakusina, pwede kayong mag-dust ng Milo sa ibabaw. Pero optional na lang yon. Ayan. So, maglalagay lang ako ng Milo on top. Tapos, after natin itong malagyan ng Milo, mga kakusina, pwede na natin itong palamigin para mas masarap siya kapag in-enjoy na natin. Ayan. So, lalagyan ko lang to mga kakusina, tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all,
para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating no bake, no oven, and no steam saba jelly dessert. O diba? Pwede nyo yung gawing pang negosyo mga kakusina. Enjoy! Don't forget to like, share, and subscribe!